So, kumusta mga ka-noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol naman ito sa WPS na ating mahal. Ano? So, again, ang video ito ay mula na naman kay Melbs Castle. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood. Wait lang, basahin muna natin yung title. China to Gipo, gera ang kapalit kapag may inarestong Chinese. Nagkakainitan na, hinamon tayo ng China. So, yun. Hinamon tayo ng China. So, bahala sila dyan. Bahala sila. So, bago natin simulan, Melbs Castle, supportahan nyo. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga ka-noisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, napabagat ang video ng ito. China to Gipo, gyera ang kapalit pag may inarestong Chinese. Nagkakainitan na, hinamon tayo ng China. Talaga ba? So, Melbs Castle, Pilipino, is like, comment, share, subscribe. Start. Luto, matapos patrasin ng China ang halos lahat ng Chinese marit. Ulit. Start zero. Malaking gulo to. Matapos patrasin ng China ang halos lahat ng Chinese Maritime Militia, inanunsyo na i-deploy ngayon ng PLA Navy ang kanilang mga warships sa West Philippine Sea. Wow. Hinahamon. Nananakot. So kapag kayo, maglalagay kayo ng ano dyan, okay lang para sa inyo kasi parang makakaramdam kayo ng threat. E paano kapag tutulungan kami ng Amerika dyan? Iiyak naman kayo. Huwag ganun. Talaga tayo ng China. Nanindigan kasi ang Chinese Foreign Ministry na gagawin nila lahat ng hakbang maprotektahan lang ang kanila raw teritoryo kahit pa ang kapalit. Ibig sabihin, baguhin nyo na yung statement, gagawin ang lahat para maprotektahan ang kanilang teritoryo kahit gulo pang kapalit. Dapat baguhin nyo, gagawin nila ang lahat, manakaw lang nila ang teritoryo ang hindi naman sa kanila. Dapat ganun, di ba? Na fake din tong mga Chinese na to eh. Pag may inaresto ang US Navy at Philippine Navy dyan, malaking gyera ang kahantungan nito. Pagbabantayan ni Chinese spokesperson Lin Jian kay General Pompeo at Defense Secretary Gilberto Chodoro. At naku, pag nagkagyera talaga, hindi na raw kasalanan ng China, kundi kasalanan ni PBBM dahil nagpaututo sa Amerika. Kay... O diba, nandyan na naman sila. Kasalanan na naman ng Pangulo. Diba? Tapos, guys, wag na tayong magbulag-bulagan, guys. Wag na tayong magbulag-bulagan ba? Meron o wala ang Amerika sa panig natin? Yung China? Nanakawin talaga nila yung WPS natin. Nanakawin talaga nila yung teritoryo natin. So, saan ba tayo? Need nating mamili dun sa dalawa. Yung haharapin natin yung China nang tayo-tayo lang or haharapin natin sila kasama yung kinakatakutan nila. Diba? Dito ba? Utak gamitin ba, no? President-elect Donald Trump. You've just mentioned the remarks from the Philippines side. And I would like to point out here that every time a maritime dispute between China and the Philippines escalates, it is caused by an infringement and provocation from the Philippines. The Philippines infringes first, and then China has no choice but to take necessary measures to... Sana all the Philippines infringes first. So, side nyo yan. Opinion nyo yan, China. So, sa opinion namin, with basis, with evidence, with proof, sa amin din yan. Diba? So, mas lugi kayo. Kasi kami, tinitindigan namin yan na may mga ebidensya talaga kami. Kayo, tinitindigan nyo lang based on history ninyo. Nakesyo ganyan, kayo yung nauna dyan. Nak ng tokwa. Safeguard its legitimate rights and interests in accordance with the law. If the Philippines no longer infringes and provokes, the maritime situation will not escalate again. Tinatakot lang tayo ng China. Tingin niya ng Defense Secretary. Hindi naman bago na yan. Dati naman ang nangyayari yan. Puro banta, pananakot. Gipo, Chodoro. Kung hindi kasi natin papalayasin yung mga Chinese Maritime Militia, o unti-untiin tayo niyang sakupin ng hindi nating namamalayan. Yung mga Chinese Maritime Militia na yan ang palihim na nagtatambak ng kung ano-ano dyan. Hinuhuli pa ang mga isda na dapat Filipino fisherman lang ang nakikinabak. Dito na hindi gan si Gipo,
na ipapatupad ang maritime law at aarestuhin niyang mga Chinese. What? Tama yan, Sir Gibo. Pagpatuloy mo yan, need talaga nating tindigan yung mga hinayupers na yan. We see is an increasing demand by Beijing for us to concede our sovereign rights in the area because of our need to explore and exploit the resources in these areas for the benefit of our own people. And that is clear. We don't need to enter into a geopolitical nexus for determining the root cause of the problem because we are direct victims of Chinese aggression in this and in a concentrated area so far, thus far, in the West Philippines. Sinisisi ng Chinese Foreign Ministry ang Trump administration. Pero pinalagan din niya ni Gibo ang... Wala tayong magagawa yan, China. Kasi nasa panig namin yung Amerika. So of course, sisisihin niyo yung USA. Alangan namang palakpakan nyo yung USA, di ba? Ikalaban nyo yun. Isa yun sa magiging hadlang nyo sa pag-agaw nyo ng teritoryo ng Pilipinas. So of course, hindi talaga kayo matutuwa sa gagawin ng Amerika with Philippines or gagawin ng Philippines with America. So, sorry. USA treaty partner ng Pilipinas. So obligado ang Amerika na protektahan kami kung nalalagay kami sa panganib na sitwasyon. At wala na raw pakidyan ang China. The fact that we have an interest, both the United States and the Philippines, in ensuring that our partnership continues because of shared threats. And that is undoubtedly the overreach and the aggressive and illegal activities of China. Ang yayabang talaga ng mga Chinese, no? Kahit halata mo na kinakabahan pa rin sila kay Trump. Pero papalag kaya itong mga Chinese sa US? Eh pag nandyan ang pwersang Amerikano, nagtatakbuhan sila. Ano sa tingin nyo? I-komento sa baba ang inyong salog. So yun lang naman mga kanoesi. So kayo na masasabi nyo doon. Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano. So again, ang video yun ay mula kay Melbs Castle. Supportahan niya yan, i-subscribe niyo rin, tapos yun, panoorin niyo rin yung mga videos niya. Tapos, syempre, kayo, ano masasabi niyo dun? Comment nga kayo sa baba, pag-usapan natin yan sa comment section. Diba? Ang lakas lang maka-aning nitong Chinang to eh. Diba? Of course, sisisihin niyo yung ano, yung Amerika dyan. Alangan namang palakpakan niyo yung Amerika, diba? Of course, against kayo sa Amerika, eh, kayo yung ano, eh, maapektuhan eh. Diba? Tapos sobrang laking banta ng Amerika sa inyo. So gagawin nyo talaga ang lahat para tibagin yung plano ng Amerika, which is, yun, nakakalungkot lang din para sa inyo, Chinese. Kasi syempre, meron kaming mutual defense treaty. So pasensyahan na lang ano. Tapos, yung ano naman, yung pag-aresto, wag na. Inuulit nyo na naman. Pasabi-sabi na naman kayo na aarestuhin nyo naman yung siyamkain hahad lang sa inyo dyan. E ginawa nyo na yan dati. Diba? It's just, alam nyo. Sobrang alam nyo na dihado kayo dito. Kasi yun nga, kayo, nang aangkin lang naman kayo, kami Pilipinas, meron kami mga pruweba na sa amin nga yung teritoryong yan. So, siguro dahil dyan, hesitant kayo. Di ba? Hesitant kayo na manghuli. Nung una nyong inilabas na some kind batas na kesyo, ganyan, huhulihin yung mag-tetrespass. Di nyo mapatupad-tupad. E paano nyo ipapatupad yun? Alam nyo na mas lalo kayong magiging ugly sa paningin ng buong mundo. Di ba? E paano? Nasa Pilipinas yung some kind title niyan eh. Yung pruweba nasa Pilipinas, nasa Pilipinas nga yung teritoryo niyan. Yung WPS na yan, part nga yan ng EEZ ng Pilipinas. Di ba? It's just lugi lang talaga kayo kasi yung pinagbabasihan nyo, yung alakwenta nyong 9-dash line. Di ba? So ngayon, pasensyahan na lang kasi wala, sobrang committed din talaga ng Amerika sa Mutual Defense Treaty nila. Kasi syempre, magiging lukbad din naman yung Amerika, di ba, kung hindi nila tawag dyan, aanuhin yung Mutual Defense Treaty na parang, uy,
kunyari, yung mga bansa din na may mutual defense treaty yung Amerika bukod sa Pilipinas, parang anuhin kung sometime iiwan tayo sa ere ng Amerika. Magke-question din sila na, oh, iniwan nila ang Pilipinas, so baka tayo iwan din tayo. So, maapektuhan yung trust ng Amerika. So, wala. Committed talaga yung Amerika dyan. Kahit sinong administration pa man yan, committed talaga yung Amerika na meron tayong mutual defense treaty. Well, about naman dun sa ano, kahit sinong presidente ng Amerika, dun lang siguro nagkakatalo sa smooth ba or hard yung some kind US president to handle that problem natin with China. No? So, yun lang naman. Kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Melbs Casal, Pilipinoy si like, comment, share, subscribe. Pilipinoy si is out.